Humupa na baha pero mga sirang ari-arian naman ang tumambad sa mga residente sa Isabela. Bukod sa pagkain, nangangailangan din sila ng malinis na supply ng tubig. Nakatutok lahat si CJ Torida ng GMA Regional TV, Balitang Amiana. CJ? Pia, dito sa Ilagan City, Isabela, may panaganakang pagkambon. Pero sa pangkalahatan, naging maliwalas ang araw sa buong maghapon. Sa aerial video na ito, noong November 12, magkikita kung gaano katindi ang pagbaha si Isabela matapos ang tatlong araw. Ganito na ang sitwasyon. Humupa na ang baha kaya itinigil na rin ang rescue operations. Medyo nakapagpahinga kami ngayon, ating mga rescuers, dahil nasa relief operation na kami. But for the last 3 days, it was 3 days of sleepless days and nights. Ang baha, nag-iwan ng mahigit 143.9 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura at mahigit 813.8 million pesos na pinsala sa infrastruktura. Mahigit 84,000 pamilya ang apektado, 3 ang namatay sa pagkalunod at 2 pa ang hinahanap. Sa evacuation center, dinatnan naming nagdarasal ang 58 anyos na si Aling Nena. Isa lang siya sa mga nananatili pa sa evacuation center. Ang 82 anyos namang si Lola Consolacion mula sa barangay Alibago, Ilagan City. Ngayon lang daw nakaranas ng ganoong katinding baha. 3 araw na siya sa evacuation center. Ngayon lang kami nakaranas, sir. Nung umalis kami sa bahay namin, pagbalik namin hanggang dito na ang tubig, sir. Sa ngayon, puspusan na ang relief efforts ng lokal na pamahalaan. Sa ilan pang lugar, hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha, nagsimula nang maglinis ang mga residente. Tubig baha na mismo ang ginagamit nilang panlinis. May ilan namang ilang araw nang nananatili sa kanilang bubong habang naghihintay ng tulong. Dahil sa naranasang matinding baha, hinihikayat ni Isabela Governor Rodito Albano ang Pangulo na i-certify as urgent ang pagbuo ng Department of Waters. Gumawa na ng Department of Water para yung datos na makuha natin sa lahat ng water resource mga bureau, mapagsama-sama na natin at para mapagplanuhan natin talaga. Sa ngayon, ang pinakakailangan ng mga apektadong residente ay damit, pagkain at pera na siya namang tinutugunan ng lokal na pamahalaan. Pia. Maraming salamat, CJ Torida ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan.